buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 14 verse 22 down to 33. So Matthew chapter 14 verse 22 down to 33. So dalawang story siya, but oh, isang story lang pero dalawang events. Or paano ba sabihin? Okay po. Pero bago po muna tayo pala basahin yung salita ng Panginoon, so couple of announcement lamang po sa mga activities natin throughout this week. So una-una po, yung basic of the faith po natin ngayong bukas, no? Monday, 7 p.m. So patuloy po tayo sa topic natin, means of spiritual growth. Nasa end, sa last part na tayo, I think 2 or 3 session na lang po. Tatalakayin po natin yung discipleship. Yung discipleship po. isa din po sa tools or sa means na binigay po sa atin ng Panginoon is yung discipleship. Kaya pag-aaralan po natin yung kahalagahan nito at ano ba ang ibig sabihin po nito. Then, coming Wednesday po, yung prayer meeting po natin. Again, inananyahan ko po ang bawat isa sa atin na makilahok po sa prayer meeting. No, aside na sa kalagitnaan po ng week, somehow, kumbaga may makakarinig tayo ng salita ng Panginoon, makakagather din tayo kahit online lang as a church para po mananalangin. Lalo na sa time natin today na ang dami po nating naisip pananalangin sa Panginoon. Na din, yung redefining leadership po natin tuwing Thursday, I think makakancel muna. Even yung couples fellowship, makakancel din po muna dahil po sa health ni Pastor Enteng, kaya patuloy po natin ipagpipray yung kalagayan po ni Pastor Enteng hanggang gumaling po siya. Then, i-remind ko lang po bawat isa sa atin yung giving po natin. Yung giving po natin. So, be faithful po sa giving natin. Then, although na-announce na po sa FB group natin na meron pong members and workers meeting mamayang alas 3 ng hapon via Zoom po. I hope na makajoin po tayo. Okay, so we proceed now to... may doctrinal class pa pala. Na yung doctrinal class natin every Saturday. Na natapos na si Pastor Jap sa The Work of Christ. This coming Saturday, pag-aaralan po niya yung The Glory of Christ. Now, 10 a.m. po. Okay, so, buksan natin yung ating mga Biblia sa Matthew chapter 14. Start in verse 22. No, kahit nasa bahay po tayo, ngayon, nais ko pong anyanyahan na kayo tumayo para pagalang po sa salita ng Panginoon. Okay, basahin po natin. Start in verse 22. Immediately, he made the disciples get into the boat and go before him to the other side while he dismissed the crowds. And after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. But the boat by this time was a long way from the land, beaten by the waves, for the wind was against them. And in the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It is a ghost." And they cried out in fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Take heart, it is I. Do not be afraid." Continue, verse 28. And Peter answered him, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." He said,
come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. He cried out, "Lord, save me." Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, "O you of little faith, why did you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased, and those in the boat worshiped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, sama kami po'y dumudulog sa iyo sa umagang ito, O Lord. Lord, unang-una, dalangin ko po, Father God, Lord, ng bawat isa sa amin, O Lord, sa kanya-kanyang pamamahay namin ngayon, O Lord, na mayroon totoong pagsamba po na mangyayari, O Lord. Dalangin ko, Father God, Lord, na kahit nasa bahay kami, O Lord, Lord, na yung banal na Espiritu mo kumilos po bawat isa sa amin, O Lord, upang mas lubusan namin maintindihan yung salita mo, O Lord, upang lubusan namin, O Father God, Lord, na makita po yung katapatan mo sa mga buhay namin, Lord, despite many times, countless times, O Lord, hindi po kami talaga fully nagtatrust sa inyo, O Lord. Kaya Lord, gamitin mo lamang po ako, Lord, upang maibahagi ko yung salita mo, Lord, nawa yung banal na spirito mo, Lord, siyang kumilos po sa aming kalagitnaan, O Lord, upang itong mga bagay na pag-uusapan namin, O Lord, magiging katotohanan po sa mga buhay namin, O Lord, at madi-display po sa mga buhay namin, O Father God, Lord. So Lord, hayaan mo po na ibuos mo yung grasya at pagpapala mo sa umagang ito sa pag-aaral namin ng iyong salita, O God, Lord. At Lord, kung ano mang ma-achieve at ma-accomplish namin, binibalik namin sa iyo ng buong papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Na kung tayo po'y, no, pag tayo po'y bago pang Kristiyano, ang kumaga yung $1 million question po natin pag nakakaranas tayo ng suffering is that, why I am in suffering, Lord? Yun po yung always, bakit ako nakakadanas ng paghihirap sa buhay? Naalala ko po, I think 2-3 years ago, nung Bible study ko, isa sa Bible study ko, tapos may isang nanay na talagang masigasig siyang umaatin po sa Bible study ko, then later on, no, yung persecution, yung challenges na na-experience po is talagang real. Then, lumapit siya sa akin, umiiyak siya, then pinupour out niya yung mga challenges niya sa buhay. Na then, yung tanong niya na hindi ko talaga matandaan, na parang, "Pastor Joe, start nung nag-a-attend ako ng Bible study, nakilala ko si Kristo, parang mas dumami patuloy yung problema ko." Dumami patuloy yung problema ko. Yun yung sabi niya. Sabi ko sa kanya, "Ay, blessing yan." Pa-joke lang na ganun. Na din later on, nakita ko po yung life niya na unti-unting lumalago siya sa pananampalataya niya sa Panginoon, hanggat ma-realize niya na lang din na yung buhay po ng isang Kristiyano, na yung suffering po is part po doon. Na? Para po sa ating mga Kristiyano, yung suffering po is parte na po ng buhay natin. No, clear po tinuturo sa Biblia na pag tayo Kristiyano na, in fact, sabi ni James, expected na po sa atin. Kumbaga, normal na po sa isang Kristiyano ang suffering. No, normal na po. So, I think, ang totoong Kristiyano, alam to lahat. At naintindihan natin to. Na ang suffering is normal na po para sa atin. Sa lahat po ng mga Kristiyano. No, pero, karamihan din po sa atin, no, kahit alam natin na ang suffering is part na po sa isang Kristiyano, pero ang karamihan din po sa atin, hindi po alam, no, hindi po alam ang gagawin pag nasa kalagitnaan na po tayo ng suffering. Na, ulit, you know, karamihan sa atin, no, lahat po ng Kristiyano alam. No, alam po na ang suffering is parte po ng mga buhay natin. No, because clear po na tinuturo sa Bible na pag Kristiyano tayo, in fact, mag-i-expect tayo
or normal na po sa atin na makadanas po ng trials, suffering sa buhay. No? Pero karamihan din po sa atin, no, karamihan din po sa atin, hindi alam kung ano po yung gagawin pag nasa kalagitnaan na po tayo ng suffering. No, kasi kung alam natin paano, no, paano po, kung ano po yung gawin natin o ano po yung response natin, ang tugo natin, pag nasa kalagitnaan tayo ng suffering, eh sana hindi tayo mga anxious sa buhay. No? Hindi tayo balisa, hindi tayo parang paranoid, no? Hindi tayo nag-aalala sa buhay. Kaya that's why, no? O ibig sabihin lang, hindi natin alam. Hindi natin alam kung anong gagawin po pag nasa kalagitnaan na po tayo ng suffering. No, kagaya tayo dito sa story na binasa natin, parang kagaya tayo sa mga disciples. No, na mapapansin natin si Matthew, after niya magturo po sa mga disciples, ang gusto agad ni Kristo, maintindihan yung mga tinuturo niya, particularly na dapat yung mga disciples somehow talagang makilala siya ng lubusan kung sino talaga siya. Na? In fact, kung balikan natin yung previous story, no? Start in verse 13, nung pinakain ni Kristo po yung 5,000 ka mga tao, although more than 5,000 kasi ang kinount lang dito is men, hindi include women and children. Sa dalawang isda lang at saka sa limang tinapay. Basahin natin, start in verse 13. Now, when Jesus heard this, he withdrew from there in a boat to a desolate place by himself. But when the crowds heard it, they followed him on the foot from the towns. When he went ashore, he saw a great crowd and he had compassion on them and held their sick. Now, when it was evening, the disciple came to him and said, "This is a desolate place and the day is now over. Send the crowd away to go into the village and buy food." Na makita niyo mo, ang tatalino talaga nito mga disciples na ito. No? Oy, nakita nila may problema ang paparating. Lord, ito po yung gagawin mo. Then, continue. In verse 16, "But Jesus said," so ang suggestion ng mga disciples, sabi ng mga disciples, "Lord, itong gabi na, tapos desolate dito na lugar, papuntahin muna to sa village para makabili sila ng pagkain." But sabi ni Jesus, "They need not go away. Give them something to eat." Well, si Jesus, no, kung puntahan natin si John, mas talagang nasa mind daw talaga ni Jesus na itas yung mga disciples. But clear din somehow makikita natin na nais po ni Jesus na at this time, somehow marirecognize na po ng mga disciples kung sino po siya. Na, alam naman din ni Jesus na anong gagawin ng mga disciples sa napakadaming tao na to. Paano pa kakainin to? Na? Kaya that's why yung sagot ng mga disciples, "We have only 5 loaves here and 2 fish. Na din. So makita natin na tenets sila ni Jesus and then they failed. Na dun sa test ni Jesus because they failed to recognize Jesus for who Jesus is. Then, come to this story, itong story natin, na Jesus walked on the water, is again, also a fail. No? So, kung makikita natin, again, si Jesus talagang ito yung committed siya or commitment niya na talagang itong mga disciples na to, hindi lang throughout of his ministry and doon no, alam yung mga theological truth na to na tinuturo ni Kristo, but somehow itong theology na alam nila hindi po magre-reflect sa mga buhay nila. Or particularly na talagang makita nila kung sino talaga siya, kung sino talaga si Kristo. But we see them countless time, they fail. No, well, hindi po natin makukondemn yung mga disciples because, no, to be honest then, countless times,
kagaya din tayo sa mga disciples. No? Lalo na kung may problema po tayong pinagdadaanan, hindi na po natin alam kung ano pong tugon natin. No? Or hindi po natin alam kung ano na po yung gagawin natin pag nasa kalagitnaan po tayo ng suffering na pinagdadaanan. Instead, kagaya din sa mga disciples, nakikita natin yung mga sarili natin na takot at nagda-doubt na po sa Panginoon. No? Kaya yung katanungan po is, so what should be our right response? So ano po yung tamang tugon natin pag nasa kalagitnaan po tayo ng difficulties, ng paghihirap? So ano po yung tamang tugon? Well, the clear answer dito sa passage na to is to fully trust in Jesus. Not to fully trust in Jesus. So, start in verse 28. No? Ito yung second part ng story. Na yung first part, na-recognize na nila si Jesus. Si Jesus naglalakad. Na-recognize na nila si Jesus yung naglalakad sa dagat. Then, ito si Pedro. Alam po natin si Pedro. No, sabi ni Pedro, kumbaga, hindi magpapahuli sa kasi leader. Sa klase pa, hindi magpapahuli. Sabi ni Pedro. And Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. He said, come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. He cried out, Lord, save me. And Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying, ito yung praise ni Jesus, O you of little faith. No? Sinabi niya kay Peter, ang liit lamang po ng pananampalataya mo. Tapos, in-equate niya po yung pananampalataya, ang liit lang na pananampalataya as a doubt. Sabi niya, why did you doubt? So for Jesus, little faith is equivalent to doubting. Then, and doubting is opposite to fully trusting Him. Well, for sure, hindi lang si Pedro ang sinabihan ni Jesus na little faith. No? Well, sa context is clear si Pedro lang, but I bet na lahat ng disciple. Kasi kung si Pedro lang sinabihan, bakit yung hindi lahat ng mga disciple ang pumunta kay Jesus kung si Pedro lang yung may little faith? But, no. But it's clear lang, ang nais lang, kumbaga, nag-i-expect si Kristo at this time, no? No, lalo na after doon sa event na pinakain niya yung 5,000 ka mga tao sa 2 fish and 5 loaves, somehow, marirecognize na ng mga disciples kung sino talaga si Kristo. No, kaya kumbaga, nag-i-expect siya na at this time, yung full trust nila kay Kristo. Yung full trust nila kay Kristo. Nag-i-expect sa kay Pedro or sa lahat ng mga disciple na talagang full yung trust nila kay Kristo. No, ito rin po yung nais ng Panginoon sa atin. Pag nasa kalagitnaan po tayo ng paghihirap na dinaranas. Ang nais na lang po ay magtiwala. No, buong puso pong magtiwala tayo kay Kristo. No? So, kung mapapansin natin si Abraham, when God called Abraham, no, sarap na ng buhay doon ni Abraham sa land of Ur, sa Chaldeans, then God appeared to them and commanded him na, Abraham, punta ka po sa land of Canaan, kung saan kita ibibless. No, then, ang ini-expect lamang din po ng Panginoon is magtiwala po sa Panginoon. Well, hindi explicit na sinabi doon. No, the implicit lang. Then, continue. Si Moses. No? Si Moses, ang sarap na ng buhay, nagpapastol na, may sariling pamilya, but nag-appeared sa kanya ang Panginoon sa bush. Then, sinabi sa kanya na, Moses, bumalik ka dun sa Egypt. Na? Huwag kang matakot kay Pero. Huwag kang mag-alala kung yung mga Israelita hindi ka pakikinggan. Sumunod ka lang sa akin, magtiwala ka lang sa akin.
na then jump to Joshua. No, nakalabas na yung mga Israelita sa Egypt. Doon na sila sa wilderness, then papunta na sila sa Promised Land. And ang command din ni Lord sa kanya, na magtiwala ka lang din sa akin. Magtiwala ka lang din sa akin. Even si Jesus, nung sinabi po nung may isang scribes na lumapit kay Jesus at naisumama po kay Jesus. At ito yung sabi ni Jesus in Matthew 8, verse 18. Now, when Jesus saw a crowd around him, he gave orders to go over to the other side. And a scribe, now, take note itong scribe na to at the time, isa sa mga profession din na inaasam-asam ng mga tao because stable yung job, nire-respect yung job, came up and said to him, "Teacher, I will follow you wherever you go." Then, ang response ni Jesus sa kanya, sabi, "The foxes have holes, the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head." In other words, ang inanais ni Jesus is that, yes, kung nais mo talagang sumunod sa akin, then ini-expect ko din no, yung full trust mo sa akin. Because following me, no, it means willingness to give up your comfort, willingness to give up your security. That's why, yun po yung hinihingi ng Panginoon po sa atin. No, sa oras po ng paghihirap na dinaranas natin ngayon. No, hindi po natin alam kung hanggang kailan to matatapos. No, hindi natin alam kung sino pa po ang na makaka-experience itong virus na to. But ang hinihiling lang po ng Panginoon sa atin is magtiwala po tayo sa Kanya ng buong puso. Na? Magtiwala lang po tayo. So, ang question is, what does it mean? Ano po itong ibig sabihin na magtiwala tayo sa Panginoon? Ano pong ibig sabihin? But, nais ko pong sagutin, no? Or nais ko pong itong question na to in a personal way. No, instead asking na, what does it mean? So, how din do we know? Para medyo personal. How din do we know if we are not fully trusting on Jesus? No? Para pagsagutin natin yun, masasagot din natin, what does it mean to fully trust on Jesus? Nais kong, medyo personal. Alam ko po right now, lahat po ito, alam ko po may genuine faith po tayo. But, na somehow matitest po yung faith natin kung gaano po ito katatag, gaano po ito pag nasa kalagitnaan po tayo ng challenges na pinagdadaanan. So, how then do we know if we are not fully trusting in Jesus? No, two things po nakita ko sa passage. One is that when we fail to recognize Jesus in the midst of our problem. No? When we fail to recognize Jesus in the midst of our problems. Start in verse 22. "Immediately, he made the disciple get into the boat and go before him to the other side." No, other side dito is yung Genesaret. Then, continue. "While he dismissed the crowd. And after he dismissed the crowd, he went up on the mountain by himself to pray. Then, when evening came, he was alone there." So, i-picture out natin. So, habang, di ba, ang situation is that habang nagpapakain si Jesus ng dun sa mga crowds, dun sa 5,000 ka mga tao, inutusan niya yung mga disciples na mauna na kayo. Na wala talagang na kumbaga hindi natin exactly alam kung ano talagang reason bakit biglang nag-withdraw si Jesus dun sa mga crowds, na but for sure na isiguro ni Jesus kasi makibabasa natin in 23 na mag-pray alone, then pinauna niya yung disciples niya then nag-pray siya, then continue in verse 24, "But the boat by this time was a long way from the land." No, long way from the land. So, si John, sabi niya, 3 to 4 miles na. Then kay Mark naman, nasa kalagitnaan na daw ng lake or ng sea.
Then, long way from the land, beaten by the waves, for the wind was against them. Now, then si John is nire-refer niya itong wind na to, hindi lang ordinaryong wind, but strong wind. Strong wind. Kaya kung mababasa mo rin sa account ni Matthew, talagang hirap na yung mga disciples. No, sa kalagitnaan, kumbaga, tinatry na nilang magsusurvive dun sa gitna ng dagat. Then, in verse 25, and in the fourth watch of the night, take note, fourth watch, no, around 3 to 6 a.m. Huh? Around to 3 to 6 a.m. So kung si Jesus, no, nag-start sila umalis around mga 7 or 8, then 3 to 6 a.m. na, so somehow, mga 6 or more than 6 hours na silang nagbabat, tinatry na makasurvive dun sa gitna po ng lawa or nire-repo na iba eh, sea. No? Then, continue. Then, bigla na lang, and then suddenly, si Kristo biglang nagpakita sa kanila, naglalakad. No? I-picture out lang muna natin para mas maano natin. So, ang mga disciple nasa kalagitnaan po ng lake or sea man yun. Then, malakas yung alon, malakas yung hangin. No, tinatry nilang isurvive yung mga buhay nila. And then, bigla na lang dumating si Kristo, naglakad. Dumating si Kristo, naglakad. Then, in verse 26, tingnan natin yung response ng mga disciples. No? But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It is a ghost." And they cried out in fear. So, nung nakita nila si Kristo, talagang takot na takot sila. No. Then we asked, bakit sila natatakot? Simply because akala nila, no, yung naglalakad sa dagat ay multo. Naniniwala rin ba sa multo na? Akala nila may multo. So, ibig sabihin lang, hindi nila na-recognize na si Jesus yung naglalakad. No? Hindi nila na-recognize na si Jesus yung naglalakad. Eh, what if? What if kung na-recognize nila si Jesus ang naglalakad dun? Ano kaya yung magiging reaction nila? Matatakot kaya sila or hindi? Malamang, sa malamang, makukomfort sila. Ang sabihin siguro nila, Lord, sa wakas, no, more than 6 hours na kami ritong tinatry isusurvive tong alo na to na napakalaki at napakalakas yung hangin. Finally, dumating ka rin. Dahil alam naming kaya mo tong pahintuin. No, so, makita natin, mga disciple, no, na miss nila o na-fail nila to recognize Jesus dun sa kagalagitnaan po ng pinagdadaanan nila. Na sometimes, natatawa tayo sa mga disciple. Ano naman itong mga disciples na to? Parang, hindi pa rin nila magits ba? Hindi pa rin nila ma-recognize si Jesus. Na, natatawa tayo. Pero, to be honest po, sa mga puso natin, ganun din po tayo. Na, countless times din, pag may mga challenges tayong pinagdadaanan, lalo na yung challenges na yun is napakalaki. No, kumbaga, malaki pa sa inaakala natin. Then, masisit aside natin sa picture po si Kristo. No? So, dun po natin malalaman na hindi po talaga tayo totoong o hindi po talaga full yung trust natin, buo yung pananampalataya natin kay Kristo. Because we fail to recognize Jesus in the midst of our problems. So, why do we need to recognize Jesus in the midst of difficulties? Bakit napakahalaga po na talagang ma-recognize natin si Kristo pag nasa kalagitan tayo ng problema? Because, no, in verse 28, because if we don't recognize Jesus, no, takot po yung mga ibabaw sa mga puso natin. No?
takot po yung magkukontrol sa mga puso natin. In verse 26, basahin natin. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It is a ghost." No, hindi lang sila takot na takot. Yung sabi pa rito ni Matthew, they cried out. Lakas siguro nang sila, "Oh, may multo!" Kasi kung may itsura yung mga mukha ng mga disciples, so, siguro wala pa namang tumalun sa kanila, lumangoy na lang. No? "Oh, may multo!" They cried out in fear. Natakot na takot. So, yes, yung takot po is reality. No? Reality po sa bawat isa, kahit gaano po tayo kamatsor sa Panginoon, reality po yung takot. No? Lalo na kung laki po ng problemang pinagdadaanan natin. Kaya nga, napakahalaga na ma-recognize natin ang Panginoon. No? Kumbaga, makita natin yung Panginoon dun sa picture pag may diraranas po tayong mga problema sa buhay. No? Because pag hindi, again, takot po yung mangibabaw sa mga puso natin. At dalawang bagay po, pagtakot na po yung mga ibabaw sa puso natin, is willing na tayo to disobey God and also willing to compromise things na in order lang na ma-secure natin yung mga buhay natin. Now, segue lang tayo. Puntahan natin yung story ni Abraham. Start in verse chapter 12. No, start in verse 10. Alam natin, in verse 1, God called Abraham na punta ka doon sa promised land, doon ibibless kita. No? Then in verse 4, makikita natin na si Abraham, pumunta nga si Abraham, kasama niya yung asawa niya at even yung nephew niya, si Lot. Then makikita din natin doon, throughout the journey ni Abraham, the first time po doon, nakita natin na nagbo-worship si Abraham sa Panginoon. At paglilipat siya ng isang lugar, tatayo siya ng altar, then mag-worship siya sa Panginoon. No? Then, jump to verse 10. Now, there was a famine in the land. So Abraham went down to Egypt to sojourn there, for there was a famine. For the famine was severe in the land. So take note, ano pong nami-miss out? Ano kayang nami-miss out ni Abraham dito? So makikita natin, nasisit aside niya ang Panginoon. May problema lang na pinagdaan, automatic, uy, punta na ako sa Egypt. No, hindi man lang natin nakita dito na kagaya dun sa start in verse 1 down to 9, na bawat punta niya, lipat niya ng lugar, no, nagtatayo siya ng altar, nag-worship siya sa Panginoon. Dito, hindi natin makita yung picture na yun. No, hindi man lang niya, bago siya pumunta, mag-consult muna ako sa Lord. Bago ako pumunta, mag-pray muna ako, mag-ask muna ako sa Lord. No? Then, continue. Because fail siya, na-recognize niya ang Panginoon, ito po nangyari in 11. Yung story the rest is that, no, natakot siya kay Pero, dahil maganda yung asawa niya, ang gagawin niya, o ganito na lang, sabihin mo na lang kay Pero na kapatid kita. So, makita natin dito sa story ni Abraham, no? Na because he failed to recognize Jesus pag nasa kaligitnaan siya ng problema, sa toting siyang ginawa niya, he's willing to disobey God. No, because ang promise ng Lord, stay ka lang dyan. Sa land of Canaan, dyan kita i-bless. No, even without consulting God, bigla siyang pumunta sa Egypt. Then, pangalawa, he's willing to compromise God. No, para lang masecure niya yung buhay niya. No, willing niyang ibenta, ibigay yung asawa niya. No? Nasa mga husband, huwag natin itong gawin. Hindi yung example. So, totoo din po sa atin, no, pag, if we fail to recognize Jesus in the midst of our problems, then fears po, takot na po yung mga ibabaw sa mga puso natin, then pag takot na po yung mga ibabaw sa atin, then willing na tayo to disobey God and also to compromise things
in order lang ma-secure natin yung mga sarili natin. Kaya napakahalaga po, no? Na pag may problema tayong kinakaharap, no, marirecognize po natin yung Panginoon. Hindi po natin maisasantabi sa picture si Kristo. At magtiwala po tayo ng buo kay Kristo. So, malalaman po natin kung hindi po talaga buo yung pananampalataya natin kay Kristo. No, when we fail to recognize Jesus in the midst of our problem. Or in an opposite. So, to fully trust in Jesus means recognizing Him when we are in the midst of problem. Okay, sikande. Pangalawa po, how then do we know if we are not fully trusting in Jesus? Even when we recognize Jesus, but our eyes are still fixed on our situation. Kahit na-recognize na natin si Kristo, pero yung mata natin, nakatuon pa rin sa sitwasyon, sa mga sitwasyon natin. Puntahan natin si Pedro in verse 28. And Peter answered, so nakita na nila na si Kristo to, na-recognize na nila na si Kristo to, because sabi ni Kristo, it is I, don't be afraid. Then, ito si Pedro, alam natin si Pedro, no? Bida-bida ba? And Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Sabi niya, okay, sige, come. Jesus, sige. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. No? But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, and he cried out, Lord, save me. Now, question. Kailan po umpisang lumubog si Pedro? It's clear dito, di ba? When he saw the wind. Then, takot, pumasok sa puso niya, then, unti-unti siyang lumubog. No? Unti-unti siyang lumubog. Wala rin ito yung pagkakaiba din kay Pedro. Yes, we acknowledge, yes, andyan ang Panginoon. Ang lalim pa nga, pag ipipresent yung theology natin, ang lalim, ng theology mo. But mamaya, pag nasa sa kalagitnaan ng problemang pinagdadaanan, no, yung mga mata pa rin natin, andun pa rin sa sitwasyon. Alala ko po, sabi ni Pastor Renten, ang pinakamahirap i-counsel sa isang Kristiyano, no, is yung Kristiyano, yung mata niya, hindi makagit over dun sa sitwasyon niya. Many Bible scholars, nagde-debate sila kung itong action daw ni Peter na pagpunta dun kay Kristo, no, paglakad dun sa dagat, is talagang hindi lang ba out of impulsiveness, alam natin si Pedro, impulsive si Pedro, or out of foolishness, or act of faith ba talaga? No, but I like sa commentary po ni James Montgomery, sabi na, Peter's action demonstrate true faith. He believed that the figure he saw on the water was Jesus, and that Jesus had the power to call him and hold him up as he walked toward him. When Peter looked around and became aware of the first wind and saw the rolling waves, he became afraid and started to sink. His faith faltered. Take note, his faith faltered at this point. But it is important to recognize that Peter's faith did not fail utterly. He had lost faith in Jesus' ability to keep him above the water, but he still trusted Jesus at some level since he immediately called out to help from him. Yung verse 13, na pag lumubog na siya, sabi niya, Lord, save me. So, in other words, sabi po, na si Pedro may genuine faith talaga. Huh? Pero, kagaya din sa atin, at times, may genuine din talaga yung faith natin, pero dahil yung mga mata natin nakatuon dun sa problema, hindi kay Kristo, nagwi-wave din yung faith natin. Nagwi-wave din po yung faith natin. No, kaya, napakahalaga
na ituon natin yung mga mata natin kay Kristo. Hindi po ibig sabihin, i-ignore na natin yung mga sitwasyon natin. Na? Bagkos, i-remind natin yung sarili natin kung sino po yung Panginoon. Na? Then, we ask the question, why we need to fix our eyes on Jesus and not on our situation? Then the answer again, so because if we will not fix our eyes on Jesus, doubt comes in our hearts. No doubt po yung mangingibabaw sa mga puso natin. And ang response to Jesus in verse 31. Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, O you of little faith. Yung little faith dito, equivalent to Jesus, why did you doubt? No? Kaya, kahit ang dami po natin, ang lalim po natin, ang alam natin, yung theology natin, 101, pero kung ang mata natin nakatutok sa sitwasyon, talagang darating din sa punto, no, na magki-question tayo sa Panginoon. Bakit, Lord, ano ang nangyari dito? No? One example, si Asaph in Psalm 73. No, si Asaph is a song leader na hindi kaya appoint siguro sa time ni David na maging isang song leader kung hindi ka mature in the faith. No? But, dumating din siya sa punto dahil yung mata niya doon nakatuon sa sitwasyon, hindi sa Panginoon, dumating din siya sa punto na parang almost na to give up his faith. Nagda-doubt na rin siya sa Panginoon. In verse 1, sabi, truly God is good to Israel, to those who are pure in heart. No, he knew that God is good. Lalim ng theology niya. But, sabi niya verse 2, but as for me, my feet had almost stumbled. My steps had nearly slipped. Ibig sabihin, muntik nang matisod, muntik nang mag-give up sa faith niya. And anong reason? In verse 3, for I was envious of the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Na yung chapter, verse 4 down to the last 14. Nakita niya na itong mga wicked nagpo-prosper. No, sarap ng buhay, walang problema, ang tataba, walang sakit. Pero ako, Lord, faithful ako nagsiserve sa'yo. Bakit sakitin ako, Lord? No, kaya dumating din sa point na suko na ako. Give up na. No, give up na. And the reason why is because yung problema ng psalmist, hindi talaga yung suffering itself. But rather, yung mata niya po nakatuon doon sa sitwasyon niya. Hindi po sa Panginoon. Ito din po yung problema natin. Na yung primary problem po natin sa buhay is not that hindi tayo nakakaranas ng experience or nakakaranas ng suffering or problema. Bagkos pag may problema tayong pinagdadaanan, nakastuck na yung mga puso at mga mata natin sa sitwasyon natin. Sa sitwasyon natin. Then, takot na din po yung mga ibabaw, then we start doubting God. So, again, malalaman natin kung hindi po tayo buo, kung hindi po buo ang pananampalataya natin sa Panginoon. No, even when we recognize Jesus, but our eyes are still fixed on our situation. Or, to fully trust in Jesus means fixing our eyes on Him, not to our situation. Not to our situation. No, even how we desire to fully trust in Jesus, pag nasa kalagitnaan po tayo ng, I think, for sure, ito po yung hangarin na ng isang Kristiyano. No? Na pag Kristiyano na po tayo, talagang kahit grabe na po yung pinagdadaanan natin sa buhay, andun pa rin yung desire natin na talagang magtiwala ng buo sa Panginoon. Pero there are times din po na talagang magfi-fail tayo. No, magfi-fail tayo. But ito po yung kagandahan. No, ito po yung kagandahan dahil kahit mag-fail man tayo to fully trust in Jesus,
that Jesus is faithful. Napakasarap po marinig. Even we are faithless, Jesus is faithful. Two things po rito. Now, two things po on how Jesus being faithful to us. One, He comforts us when we are in fear. No, ikukumpor tayo ng Panginoon pag takot na tayo. Balikan natin yung verse 26. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It is a ghost." And they cried out in fear. Now, but yung word na but, dapat hindi lang may but, sinabi pa immediately. But immediately, no, siguro nakita ni Jesus, "Uy, si Pedro tatalo na, lalangoy na." Or si John or sino man nun. Biglang nagsabi, "Oh, huwag kayong matakot. Ako to." Sabi ni Jesus, but immediately Jesus spoke to them saying, "Take heart," or "Be courageous. It is I. Do not be afraid." No, do not be afraid. So, what a comfort na sa mga disciples. 6 hours silang try to survive dun sa kalagitnaan ng lake or dagat. Tapos biglang marinig nila yung boses ni Kristo na naglalakad dun sa dagat. "Huwag kayong matakot. Ako to." Napaka-comfort nga pag lumadaan tayo ng suffering, tapos may isang brother or sister nagtitext o nagchat-chat sa atin, "Brother, sister, pinagpipray kita." No, how much more pa kaya na mismong audible voice ng Panginoon magsasabi sa atin, "I am here, no, to watch you." Well, sa time natin today, I believe, na hindi po kagaya na sa mga disciples. No, magkaroon tayo ng comfort in the midst of fear. Pag i-remind natin yung sarili natin, no, sa katotohanan po, ito nakasulat sa Biblia. No, so we have also a responsibility na to remind ourselves of the truth of who Christ is and who God is. Take note yung word dito na "it is I." Na "it is I." Na "it is I." So, nire-refer po rito sa name of God in Exodus 3 verse 14. I am, the word I am. No, the word I am. One commentator says, sabi ito, "I am is the ultimate statement of a self-sufficiency, self-existence, and immediate presence. God's existence is not contingent upon anyone else. His plans are not contingent upon any circumstances. He promises that he will be what he will be, that is, he will be the eternal constant God. He stands ever-present and unchangeable, completely sufficient in himself to do what he wills to do and to accomplish what he wills to accomplish." No, napaka ganda isipin. No, itong Kristo na sinasamba natin is ito yung sinasabi, pinipicture out dito. But there's no greater comfort than knowing that Jesus, who is God, died on our behalf to save us from the judgment of God. Wala pong higit na comfort na malalaman natin na itong Kristo na kaya tayong panghawakan sa kalagitnaan na po ng problemang pinagdadaanan natin is namatay sa cross para pagbayaran po yung mga kasalanan natin. Because yung pinaka the greatest fear po sa buhay natin ay hindi po itong pandemic. No, kung tayo po ngayon
nanonood tapos hindi po tayo, wala pa tayong totoong relasyon kay Kristo. Ang pinaka problema pong kinakaharap natin, hindi po, o yung pinakakatakutan natin na haharapin natin, hindi po tong pandemya. O hindi po na mawalan tayo ng trabaho, mawalan tayo ng negosyo, kundi ang pinaka the greatest fear po natin is yung galit ng Panginoon sa taong makasalanan. No, kaya kung wala po tayong Kristo sa buhay, no, ito po yung kakaharapin natin, yung galit ng Panginoon. At somehow, itong COVID na to, may iiwasan natin to. Kung talaga mag-ingat na tayo, hindi tayo lalabas sa bahay, paglalabas mo tayo, susuot ng mask o ano. But yung galit po ng Panginoon, hindi po natin matatakasan. Dahil galit po ang Panginoon, ang Diyos na banal, galit sa taong makasalanan. At ang taong makasalanan, na mahupa lamang yung galit ng Diyos kung may isang tao at the same time Diyos na magpapahupa dun sa galit niya, which is si Kristo. Because inabsorb lahat ng Panginoon, inabsorb lahat ni Kristo yung galit po ng Panginoon. Imbes sa atin ibuhos yun ng Panginoon dahil sa ating kasalanan, inako po ni Kristo. Na, kaya sabi ko kanina, wala na pong pinaka the greatest comfort na malalaman natin na si Kristo na namatay dun sa cross para pagbayaran po lahat ng mga kasalanan natin. Upang sa ganun tayong tao makasalanan, magkaroon po ng kapatawaran, magkaroon po ng buhay na walang hanggan. And pangalawa po, and how Jesus being faithful to us, one, no, He comforts us when we are in fear, two, He holds us when we are about to give up. No, He holds us when we are about to give up. In verse 28, and Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. He said, come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, and he cried out, Lord, save me. And Jesus, take note the word immediately, reached out his hand and took hold of him. No? I doubt kung bakit kailangan hawakan ni Jesus. Bakit? No? Kung powerful si Jesus, curiosity of mine, ginanam nila, oy, tayo ka Peter ulit. No? Ang ganda lang ng pinapakitang picture ni Matthew. Nawakan niya si Kristo. Ay, nawakan niya si Pedro. It's a picture na when we are about to give up in life, God still holding us. No, because Christianity is not about how big or small our faith in Jesus for us to endure in this life. Hindi po. Hindi po yun yung Christianity. But rather, Christianity is about God preserving us and sustaining us so that we can endure in this life. Now, countless times I heard na yung mga Kristiyanong dahil sa laki po ng problemang pinagdadaan nila, gusto na nilang wakasan yung buhay nila. But by the grace of God, until now, nakikita ko pa sila. No, because pagtatanong yun mo sila, paano mo nasusurvive itong challenges na to? It's because ang Panginoon po ang kumahawak sa kanila. So sabi sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 1 to 3, finally, brothers, pray for us that the word of the Lord may speed ahead and He honored a shape among you and that we may be delivered from wicked and evil men. For not all have faith. But dito tayo mapokus in verse 3. But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. No, God or Jesus is faithful even we are faithless. Napakasarap po isipin. Nasabihin na natin kanina, kahit gaano po ka genuine yung faith natin,
No, there are times pag ang laki po ng challenges, problema ang dinadaanan natin. No. Makikita din natin yung sarili natin na nag-fail po. But regardless po, God is faithful. And then, pag ma-realize natin tong who Jesus is and how faithful He is to our lives. Pag ma-realize natin kung sino si Kristo at gaano po siya katapat sa mga buhay natin, should compel us to worship Him. Now, in verse 32 to 33, ito po yung climax ng story. Yung climax ng story, hindi po yung si Pedro inahon doon, but ito po yung climax ng story in verse 32 to 33. And they got into the boat, the wind ceased. And those in the boat worship Him. Nung na-realize nila na itong Jesus na ito, kaya palang maglakad sa dagat at kayang patigilin yung hangin. No, first time, kung mapapansin natin sa book of Matthew, first time po, sinabi ito ng mga disciples. And those in the boat worship Him saying, truly, you are the Son of God. The Son of God. Always ano ni John Piper na God allow us to fail so that we realize, marirealize natin, no, verbatim lang, marirealize natin yung kabutihan ng Panginoon so that we all the more praise Him, we all the more worship Him. So, full trust in Jesus should be our right response when we are in the midst of difficulties. But even when we fail to fully trust in Him, He remains faithful. So that we all the more praise Him. So, fully trust in Jesus means acknowledging Him in all that you are going through in life. Right now, and not allow your situation to distract you from your focus on Jesus. So, I admonish you, no, to fully trust in Jesus. No, hindi ko man alam yung mga sitwasyon nyo. Kahit hindi ko man naranasan din yung naranasan nyo today. But the Word of God is commanding us, exhorting us, admonish us to fully trust in Jesus when we are in the midst of difficulties. Let's come to the Lord in prayer. Lord, we thank you and bless you for this morning, O God, Lord. Thank you, O God, for reminding us once again, O Lord, that you are a God who is faithful, O Lord. Even how we desire to live a life that really trusting you fully, O Lord. But makikita din namin, O Lord, yung sarili namin. But there are times also, O Lord, na makikita namin sarili namin. We fail you, O Lord. But despite of it, O Lord, you remain faithful po sa mga buhay namin, O Jesus. Kaya, Lord, nawa, na pag ma-realize namin itong katotohanan na ito, all the more compel us to worship you, to praise you sa mga buhay namin. Lord, we pray at the rest of the church, O Father God, Lord, who right now is suffering, O God, Lord, from this COVID-19, O Lord, na makita po nila yung katapatan mo sa mga buhay nila, O Lord, at patuloy po silang hahawak sa inyo, O Diyos. Lord, dalangin ko, O Lord, na patuloy kang panghawakan mo sila, patuloy kang isustain mo sila, O Lord, sa kalagitnaan po ng pinagdadaanan nila ngayon, O Diyos. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Sa namin din binabalik lahat ng papurit pa sa salamat sa tanging pahala ni Jesus. Amen and amen.